Hi guys, it's Michelle Castro and welcome sa aking YouTube channel. So, today's topic guys, pag-uusapan po natin ang mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap ulit. So, kapupulutan po natin ang aral to. So, sana po itong video na to is panoorin ninyo ang pisa hanggang sa dulo kasi marami kayong makakapupulutang aral dito guys. So, isa, first is walang kasiyahan. So, means overspending on things you don't need. So, i-example ko yung sarili ko, guys. So, ako kasi yung taong magastos sa pera. Lalong-lalo na pag nagsasahod kami every month. Pero kasi minimum yung sahod ng mga OFW every month is napupunta sa Cebuana, sa M. Lubilier, sa Padalahan, sa abroad. Minsan kasi guys, ini-re-reward ko naman yung sarili ko na gusto ko bumili ng things for myself. Ika nga, kasi syempre ikaw ang nagtatrabaho, so hindi naman masamang mag-overspend ng sarili mo, diba? Pero ayan ngayon, dahil sa COVID ngayon guys, kailangan natin baguhin yan, yung walang kasiyahan sa buhay. Pangalawa, emotional spending, ika nga. Spending based on impulse or emotion, ika nga. So, for example, if malungkot ka, ang makakapagpasaya lang sa'yo is mag-spend ka ng pera. Yung lonely ka, ang makakapagsaya lang sa'yo is pumunta ka ng mall, bumili ka ng mga gamit na things na gusto mong bilhin. Ayun guys, kailangan natin baguhin yun, yung emotional spending nga. So, pangatlo is katakawan. Pangatlo yan guys is example ko ang sarili ko guys. Sa tuwing kumakain kami sa restaurants, same like sushi restaurant guys, na mahilig po talaga ako sa sushi, kuha ako ng kuha ng kuha ng pagkain guys. At hindi ko siya nauubos. May mga natitirang dalawa or tatlong sushi. At nagagalit yung jowa ko kasi nga katakawan, malaki ang mata ko sa pagkain. So, may pagkain na gustong-gusto ko, pero pag nakuha ko na, nakain ko na, nabusog na ako, may natitira sa plato ko na ayaw niya. So, katakawan po yun. So, kailangan natin i-change yun, ialis na natin siya. Pang-apat, kapabayaan. Not knowing where your money goes, ika nga. So, pag nagsasahod kayo ng ninyo, monthly salary ninyo, hindi ninyo alam kung saan ninyo ipapasok or ipupunta. Pero talagang ang OFW kasi guys, isa na ang minimum na nasa utak niya, padala agad ng pera. Pero yung rest ng pera ninyo, hindi niyo alam kung saan niyo ipupunta or saan niyo gagastusin. Kasi sa ating mga Pilipina kasi, hindi ko naman lahat nilalahat ng mga Pilipina, pero talaga tayo is we want something new nga. Ika nga, pag may online selling dyan, mga bags, shoes, damit, mga mura, binibili natin yan. Pero ngayon sa pandemya guys, hindi na po natin kailangan yan. So, out up po natin yung kapabayaan. So, panglima, walang ipon para sa kinabukasan. Ika nga, yes guys, sa mga tao kasi guys, mostly sa atin, hindi na natin iniisip ang kinabukasan natin, lalong-lalo na hindi ka nag-iipon ng pera. Ako kasi guys, wala talaga akong ipon nung nag-start ako ng mag-abroad ng I think 2009. So, nung nag-vacation lang ako sa Pilipinas, saka lang ako nag-open ng bank account ko sa Metro Bank. So, saka lang ako nag-ipon nung naka-uwi ako ng Pilipinas, mga ilang taon ba ako hindi umuwi. I forgot already, but nung day na umuwi lang ako ng Pilipinas, doon lang ako nag-iipon, nag-open ng bank na mali pa yung way na pag-open ko. Sana nag-open ako ng international credit card or ATM card na international. Alam ko sa Metro Bank, meron silang ganun eh. Kaso, ito. Ngayong may pandemya, wala tayong perang makukuha kasi lahat ng pera nyo nasa Pilipinas, hindi nyo mailabas nga. Ika nga, walang ipon. Pang-anim, lubog sa utang. Hindi ko alam guys kung bakit ang mga tao is nangungutang ng pera. Lalong-lalo na kung hindi nyo naman kailangan, umuutang kayo. Or mga pambayad sa mga bills ninyo, mga kuryente ninyo, inuutang ninyo sa pera. Umuutang kayo ng pera,
hindi ko alam kung bakit may mga ganung tao, guys, kasi sa abroad kasi nakikita ko mga different people, lalong-lalo na hindi lahat ng mga tao sa abroad mayayaman. Yung may mga ibang lahi din na mahihirap na napupunta sila dyan sa abroad, kumikita sila ng pera. Bakit kayo hindi nyo kayong kumita ng pera? Bakit nangungutang kayo ng pera? Anong different namin sa inyo na nagtatrabaho kami, nag-earn kami ng pera, pero kayo hindi kayo nag-earn? Hindi ko talaga alam kung anong pagkakaiba nating human being ba? Human being nga. So, 7, walang emergency fund. For example niyan is na hospital kayo. Wala kayong pera sa bangko. Saan kayo kukuha ng perang pang hospital, guys? Isipin niyo naman yan. So, saan kayo, kunyari nabalian kayo ng buto. Kunyari nabalian kayo ng buto, guys, or nasugatan kayo. Kailangan niyo pumunta ng hospital, pero wala kayong emergency fund nga. Wala kayong ipon sa bangko. So, saan kayo kukuha ng pera? So, babalik tayo sa pang-anim, lubog sa utang. Diba? Ika nga. So, mangungutang kayo sa mga kamag-anak ninyo sa abroad, mga kaibigan ninyo sa abroad, mangungutang kayo. Malulubog na naman kayo sa utang. So, ayan nga yung sinasabi ko, 7, walang emergency fund. Pang-8, walang retirement fund. Yeah, guys. So, may mga age sa atin na napakaagang mag-retire, guys. Hindi ko alam kung bakit kayo maaga nagre-retired or sinasabi ninyo na matanda na kayo, pero dito sa abroad, guys, walang age dito, guys. Kahit na ilang taon ka, 50, 60 or 70 years old, hanggat kaya ng katawan mo, nagtatrabaho talaga sila. So, nakakaipon sila ng pera. So, pag nag-retire sila, meron na silang pera. Pero yung mga ibang tao, guys, wala silang retirement fund, kaya nalulubog sila sa utang nga. Pang-9, nagmamadaling yumaman. Yes, guys, dito tayo nalulugi. Ika nga, pag nagbe-business tayo, gusto ninyo pasukan na ng malaking halaga. Gusto ninyo bigyan na ng malaking puhunan. Like, for making business, guys, you need to think about na you need to put some investment money for only little money lang. Ika nga. Huwag tayong apurada. Nag-aapura na yumaman. Ika nga. Kasi, guys, pag nag-invest kayo ng malaking pera, mag-expect na kayo ng malaking balik niyan. So, kailangan nyo muna mag-start for small before big nga. So, huwag kayong masyadong ura-urada sa mga businesses. May mga kamag-anak kayo nagsasabi na ganito, business, magandang ganyan. First of all, guys, isipin nyo muna yan ng maigi na 25 times to 3, 3 buwan. Mag-isip kayo kasi pera yung nilalabas ninyo, guys. Malaking halaga na pera yan. Huwag kayo mag-invest ng napakalaking halaga sa isang business kung hindi naman kayo sure na mag-grow yun. Mag-invest kayo muna ng maliit na halaga, tapos tignan ninyo kung magkano ang puhunan ninyo, saka kayo mag-ano, huwag kayong ura-urada na, ayan, punuan agad, ganyan-ganyan, huwag, guys. So, nagmamadaling yumaman. Huwag kayong magmadaling yumaman, guys. It always think about waiting nga. Passive income. So, pag tumatanda tayo, guys, nabawala ang trabaho natin, pero lahat ng mga gastos natin is dumadami. Meron tayong electricity bill, mga gastos sa bahay, kailangan bumili ng bigas, mga pagkain. Pero wala ka ng trabaho. Nag-retired ka na ng maaga, diba? So, yung sahod natin is nag-stop, pero yung mga gastos natin, laging nag-iin nga sa mga gastusin sa bahay, wala ka ng sahod, pero may mga gastusin ka na sa palad mo nga, ika nga. So, walang passive income. So, ulitin ko, guys, sa mga pinag-usapan natin, mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap is, first is walang kasiyahan, 2 is emotional spending, 3 is katakawan, 4 is kapabayaan, 5 is walang ipon para sa kinabukasan, 6, lubog sa utang, 7, walang emergency fund, 8, walang retirement fund, and 9, nagmamadaling yumaman, and 10, walang passive income.
sana itong mga binasa ko guys is kapulutan po natin ng aral at ipasok po natin na sa mind natin itong mga 10 na sinabi ko sa inyo para makatulong sa inyong kinabukasan. So that's it for today's vlog guys. I hope na na-enjoy ninyo itong video. Please like and share and subscribe to my channel. Love you all guys.